May kawang gawa ka ba? Ang sabi sa 1 Timothy 6 verse 18, utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa. Maging bukas palad at matulungin sa kapwa. We should develop personal charity and exercise good works. When people do good things to the weak, sa needy, at sa poor, o sa mahihirap, a miracle happens in their hearts. Their spirituality develops more sensitive as a result of their obedience sa Panginoon in doing good works. Ang sabi nga sa James 1 verse 27, ang relihiyon na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito: pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan, pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Pag sinabing relihiyoso ang isang tao, ang tanong dyan ay, mayroon ba siyang mga kawang gawa? Tumutulong ba siya sa kanyang kapwa, sa mga needy, sa mga deserving, sa mga mahihina at sa mga mahihirap? There will always be the richer and the poorer people. Realidad ito ng buhay. May mayaman, may mahirap, may malakas, may mahina, kahit na anong sitwasyon pa yan. Kasi daw yung pure religion ay hindi yung fasting o ang pagsali sa mga grand religious activities, kundi yung iyong personal and quiet work for the needy. Yung hindi na kailangang i-post sa social media. Kasi di ba ngayon, ang sinasabi ng millennials, kapag walang photo, walang video, it didn't happen. So kailangan palaging may resibo, may proof na ginawa mo nga ito, na nangyari nga ito. Pero ang sabi nga ng Panginoon, mas mahalaga ang personal at quiet work, yung good works mo sa mahihina at sa mahihirap, at yung personal kang naninindigang hindi ka marumihan ng sanlibutan at manatiling malinis ang inyong espiritu palagi. Although paulit-ulit nating sinasabi na walang perfect, walang holy, at yung good works natin basahan lang yan sa harap ng Panginoon, but still, ginagawa pa rin natin bilang pagsunod sa example ni Jesus Christ. That is religion that is defiled before God. Hindi mahalaga sa Panginoon yung in grande. Minsan nga kung ano pa yung simple at hindi mo pinaglalantaran o pinagkakalandakan, doon pa mas nabibless ang Panginoon. At kung ginagawa natin ang lahat ng ito, we will be able to develop a personal morality that will sometimes go against what is considered acceptable. Di ba ngayon uso na yung cancel culture? May mga pangyayari na hindi naman talaga ka-cancel-cancel, pero kina-cancel ng iba dahil feeling nila sila ang tama at yung kina-cancel nila ay mali, without even thinking na baka may katwiran din siya. Pakinggan natin, basahin natin, baka naman ito ang ibig niyang sabihin. Let's not quick to judge. Kailangan nag-iisip tayo. Hindi porke majority, yun na yung tama. Doon na tayo susunod. Hindi porke uso, makikiuso na tayo. Kahit hindi naman bagay, o kahit na hindi naman talaga natin naiintindihan yung buong pangyayari. At hindi naman porke ikaw lang ang gumagawa nun, at lahat ng tao sa paligid mo sinasabing mali yun, eh mali ka na nga. Pray for it kung alam mo na para sa Panginoon ang mga ginagawa mo, without ill intentions or yung intention mo ay mabuti, tama yan sa paningin ng Panginoon. Don't think too much kung ano yung iisipin ng ibang tao. If you do what you do for Jesus, alam mong para yun sa ikabubuti mo at ng mga tao sa paligid mo. Minsan may mga ginagawa tayo na hindi acceptable sa paningin ng iba. Pero if we have a personal relationship with Jesus and we know na this is right,
even though it's just you, at lahat ng tao ay nagsasabing mali ka, pangit ang ginagawa mo, pag alam mo sa puso mo na para yan sa Panginoon at tama ang pakiramdam mo and you prayed for it, go for it. Even though it's going against what is considered acceptable ng mga tao or kung ano pa yung sinasabi nilang mas tama. Listen to Jesus, listen to your heart, and to your wisdom. Dapat may wisdom tayo. Hindi tayo dapat lagi nagpapadala sa kung ano ang sinasabi ng society sa atin or ng mga taong sinasabing mas holy sila, mas knowledgeable sila, mas matalino sila, mas magaling sila. Dahil walang kahit na sino ang mas nakatataas sa kanyang kapwa. Maaring president siya at ikaw ay empleyado, pero sa paningin ng Panginoon, lahat tayo ay pantay-pantay. God bless us all.